15 ng Marso taong kasalukuyan, ang pamahalaan ay nag-anunsyo na magkakaroon ng month-long community quarantine dahil sa biglang paglaganap ng COVID-19. Buwan ng Mayo, ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon na si Honor Briones ay nagdeklara na tuloy ang pagbubukas ng klase sa darating na Agosto 24. Bunsod nito, ang mga guro ay gagamit ng iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo gamit ang teknolohiya at modules na tinatawag na blended learning. Ang nakapaloob dito ay modular, online, at radio and TV-based instruction. Kung kaya't ang mga guro sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila, lalo't higit sa paaralan ng Masambong, ay nagkaroon ng mga pagsasanay o virtual training na sinasabing modality na gagamitin sa pagtuturo. Magandang araw! Kayo po ay malugod naming tinatanggap sa Masambong High School gamit ang modular distance learning. Ano nga ba ang modular distance learning? Ang modular distance learning ay ang pagbibigay sa mga mag-aaral ng module at iba pang materyales na kanyang gagamitin sa pag-aaral sa loob ng tahanan. Maaaring ito ay printed at digital. Ang pamilyang mayroong kakayahan at malakas na internet connection ay papayagan na i-download na lamang ang modules at worksheets na ginawa ng mga guro. Paano nga ba isasagawa ang modular distance learning? Ito ay isasagawa sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Una, paghahanda ng mga learner packages. Ang worksheets at modules ay inihanda ng bawat guro sa lahat ng asignatura. Ito ay iaaproba ng SQUAT o School Quality Assurance Team. Saka iimprenta ang mga worksheet sa paaralan. Ilalagay ang mga worksheets at modules sa kanya-kanyang learner packages. Magkakaroon din ng pagbibigay at pagbabahagi ng impormasyon sa mga magulang at mag-aaral tungkol sa modular distance learning sa pamamagitan ng mga sumusunod. Virtual, gamit ang Zoom, Google Meet, Facebook, at Chat Messenger. Sa pamamagitan ng text at tawag, gamit ang basic cellphone. Paglalagay ng mga infographics sa harap ng paaralan. At magbibigay ng impormasyon sa magulang sa pamamagitan ng face-to-face o dito sa paaralan isasagawa. Ikalawa, pagbibigay ng mga learner packages. Ang learner packages ay mayroong pangalan ng bawat mag-aaral ay ihahanda ng mga nakatalagang guro sa bawat baitang at ilalagay sa kanya-kanyang kahon na mayroong pangalan ng mga guro sa bawat asignatura upang maging madali ang pagbibigay nito sa mga magulang. Sa pagpunta ng mga magulang sa itinakdang araw at oras ng paaralan upang kunin o kuhain ang mga learner packages ng kanilang mga anak, sila ay kailangan sumunod sa protocol ng IATF upang makaiwas sa pandemya o COVID-19. Ito ang mga sumusunod. Pagsusuot ng face mask, thermal scanning, pag-apak sa footbath na nasa gate ng paaralan, paghuhugas ng kamay, paglalagay ng alkohol, at social o physical distancing. Pagkatapos nito, lilisanin na ng mga magulang ang paaralan
bitbit o dala ang learner packages ng kanilang mga anak na sinusunod pa din ang protocol ng IATF. Ikatlo, paggamit at pagsasagawa ng learning packages. Sa ikatlong hakbang na ito, sasagutan ng bawat mag-aaral ang mga gawain na ibinigay ng mga guro sa bawat asignatura para sa linggong iyon, sa gabay at patnubay ng kanilang mga magulang. Magkakaroon din sila ng self-learning sa mga gawain o activities batay sa kanilang kakayahan. Ika-apat, pagtitiyak at pagsubaybay sa klase. Upang matiyak ng guro na nagagawa ng mga mag-aaral ang bawat gawain, sila ay maaaring tumawag, maghatid ng mensahe sa pamamagitan ng chat sa Messenger, Facebook Classroom, Google Classroom, at text or call kung ang gamit lamang ay basic cellphone at walang internet connection sa loob ng tahanan. Ang mga mag-aaral at magulang ay bibigyan din ng guro ng pagkakataon na magkonsulta ukol sa mga aralin at gawain na kailangan ng paglilinaw o hindi mauunawaan ng mga mag-aaral. Sa nakalaang oras lamang ito isasagawa ng mga mag-aaral at magulang na itinalaga sa kanila ng guro. Sasagutin din ng bata ang checklist. Dito nakatala ang lahat ng gawain, reflection sheet, upang maihayag ang kanilang mga naging damdamin sa mga gawain gamit ang module, at clarification sheet kung saan maisusulat nila ang lahat ng mga tanong na kailangan nila ng tamang sagot mula sa guro. Ikalima, pagbabalik at pagsasaayos ng learner packages upang makumpleto ang modular distance learning. Pagkatapos ng isang linggong pagsagot sa mga gawain at module, ibabalik ng mga magulang sa paaralan ang learner packages, at sa pagpasok sa paaralan ay muling susundin ang panuntunang itinakda ng IATF para maiwasan ang COVID-19, katulad ng mga nabanggit sa pagkuha nito. Ilalagay nila ang learner packages sa bawat box na mayroong pangalan ng kanilang mga guro, sa bawat asignatura, at sa kanilang pag-uwi ay bitbit o dala na nila ang learner packages ng kanilang anak para sa susunod na linggo. Ang mga learner packages na ibinalik ng magulang ay agad na i-disinfect upang matiyak na walang virus ng COVID-19 at malinis bago ito makuha ng mga guro. At pagkaraan ng ilang araw ng disinfection, ito ay isa-isang kukunin ng bawat guro sa lahat ng asignatura upang maibasto. Ika-anim, pag-uulat at pagsusuri sa paggamit ng modular distance learning. Sa huling hakbang na ito, kailangan maibasto ng mga guro ang gawain ng mga mag-aaral para sa linggong nagdaan, upang masiguro na ito ay tama at matukoy kung saang bahagi ng aralin medyo nahirapan ang mga mag-aaral. Susuriin din ng guro ang checklist, self-monitoring o reflection sheet at clarification sheet ng mag-aaral upang malaman ang mga hindi natapos na gawain. Gayon din, ang damdamin ng magulang at mag-aaral at mga tanong sa kanilang kaisipan na kailangan ng kasagutan. Magbibigay din ang guro ng komento sa clarification at reflection sheet ng bata at magulang. At para malaman ng guro ang naging karanasan
o damdamin ng mga magulang at bata sa unang linggong paggamit ng modular distance learning, sila ay magkakaroon ng virtual kamustahan. Tuloy po ang ating pagsusulong ng dekalidad at ligtas sa edukasyon sa Masambong High School para po sa ating mag-aaral ngayong school year 2020-2021 sa pamamagitan po ng distance learning. Ubusan po ang paghahanda ng ating paaralan, ang ating kaguruan upang mabigyan po ang bawat bata ng sapat na pagkatuto anuman po ang kanilang pong kalagayan. Ipagpatuloy po natin yung ating pagkakaisa at pagsisikap upang ang ating layunin ay pagpatuloy po ang pag-aaral ng ating mga estudyante sa ligtas na paraan sa gitna po ng pandemya ay magpatuloy at maging matagumpay. Bukas po ang ating komunikasyon kung meron po kayong mga katanungan at kung meron po kayong gustong malaman pa na higit para sa ating pagbubukas po ng klase. Tuloy ang edukasyon sa Masambong High School at tandaan po natin ang inyong paaralan, ang Masambong High School ay nandito po para po sa inyo. Salamat po. Kaya tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Tara na! Sama na! Safe ka na, natuto ka pa. Sulong para sa edukasyon. Hindi hadlang ang pandemya para hindi matuto at makapag-aral. Ito ang Masambong High School para sa modular distance learning.